Hi mga mamsi, kumusta na po kayong lahat dyan? Good morning sa inyong lahat, saan man kayong dako sa mundo. Hangad kong nasa mabuti kayong kalagayan at ngayon ay magbubuhin tayo ng bilip mga mamsi. Okay, ngayon ay ang ating gagawin ito mga mamsi ay ang isinulat natin sa ating bilip ay ito po ang ating sinulat. Ito. Nilagay po natin dito ang ating mga stone, mga mamsi. Mga stone natin. So ngayon, ang una nating sunugin ay ang 4 na RM. 4 na RM na kung kayo mga mamsi dyan ay kung saan man kayong lugar mga mamsi, ayun po ang gagamitin ninyo. Katulad ng halimbawa kung sa Philippine, 4 na piso sign. At dito ay RM sign, kung kaya 4 na RM sign ito ang nilagay ko. Kaya lang, di siya nagkasya mga mamsi dahil malaki ang aking naisulat, kung kaya ang pangatlo ay lumiit mga mamsi. Pero kung kayo dyan, ay kayo na po ang bahala na magkasya, pagkasyahin ang 4 mga mamsi na sign sa ating mga currency money mga mamsi. At gagawin natin ito upang umatrap tayo ng kasaganaan or pira sa ating buhay upang kailanman ay hindi na po tayo mahihirapan at mabibigatan sa ating buhay. At iriready po natin ito mga mamsi, ang ating gunting at ang ating baso na lalagyan ko ng ating abo na may tubig ito mga mamsi, at dahil po ang tubig na ito ay pagkatapos nating mag-burn ay ibuhos ko doon sa ating money tree mga mamsi. At habang sinusunog natin ito mga mamsi, ang ating mga kahilingan ay humingi tayo ng mga wishes dito sa ating puso kung magkano man ang ating mga hinihiling mga mamsi. Katulad dito ay sumunod nito, ang ating susunogin ay RM50,000. Ito po ang ating i-attract sa time na ito mga mamsi. Dahil po ito po ay kahit po ay kailan man siya dumating mga mamsi, ang mahalaga ay i-attract natin ito mga mamsi at isipin natin ito na ito po ay dumarating na sa ating buhay. Gamitin natin dito ang ating law of attraction upang atin pong mabibrate ang lahat ng ating mga kahilingan dito. Huwag po tayong gumawa nito kapag tayo po ay may doubt sa ating puso dahil po mahirap pumasok ang kasaganaan sa ating buhay kapag tayo po ay hindi naniniwala sa ating mga ginagawa. Nasunog po siyang lahat. At ang pangatlo mga mamsi ay ito pong ating abundance family mga mamsi. Isinulat ko ang abundance sa itaas at family sa baba. At yung sa dulo ay ang aking family name mga mamsi. Ito po ay ang ating i-attract dito na magkaroon tayo ng kasaganaan sa ating buhay, sa ating buong pamilya. Mga mamsi, katulad ng halimbawa, abundance life para sa ating buong pamilya, sa ating mga anak, at kabuuan na po ito ang ating ina-attract dito mga mamsi. Masaya at masagana ang aking buong pamilya at magiging abundance ang buong pamilya. Kailangan masunog ito lahat mga mamsi. At ngayon ay tapos na. Ang ating ginagawang ito mga mamsi sa oras na ito ay
pinapakita ko sa inyo mga mamsi kung paano po natin gagawin ang mga lahat ng ating mga rituals na ito. Kung kaya kailangan natin kapag ginawa natin ito mga mamsi ay mag-focus tayo sa ating mga kahilingan upang itong ating mga hinihiling na ito ay mabilis nating makamtan mga mamsi. Sa ibang bansa po mga mamsi, sila po ay nag-a-attract din po ng pera na gamit ang ating mga dahon ng laurel. At doon po sa bansang Amerika mga mamsi, sila po ay napaka laking halaga mga mamsi ang ilang ang kanilang ina-attract dahil po malakas po ang kanilang fighting spirit dahil po sila po ay taus-pusong naniniwala sa mga pangpaswerteng ito mga mamsi na ginagawa nila sa kanilang buhay. Kung kaya mga mamsi, kung tayo po ay simpre tayo po ay i-attract din po natin ang ating pera at kayamanan dahil po tayo ay kung tayo po ay nagsasawa na sa ating paghihirap, gawin po natin ito na may paniniwala at pagtsatsaga sa ating puso. Kung gumawa tayo ngayon mga mamsi, hindi ibig sabihin ay bukas ay dumarating na kaagad. Nariyan po ang unti-unting darating sa atin ang kasaganaan or kung ano man ang mga kabigatan natin sa ating buhay, ito po ay unti-unti siyang gagaan mga mamsi dahil po sa ating mga ginagawang ito. Pero siyempre po mga mamsi, palagi ko pong sinasabi sa inyo na ang una po nating pasalamatan or pagdadasalan ang ating mahal na Panginoon dahil po ay lahat ito ay nanggagaling sa Kanya. At pangalawa lamang po ito, ang ating mga ginagawang ito mga mamsi, ito po ay wala rin naman pong masama dahil po tayo ay hindi tayo gumamit ng kapangyarihan sa mga bad spirit mga mamsi. Ang ginagawa natin ito ay hinihingi natin sa kalikasan or sa universe ang tulong na kailangan nating hingiin. At dahil po unang-una sa lahat, ang kalikasan at ang universe na ito ay gawa ng Panginoon. Kung kaya mga mamsi, ito po ay walang masama ang ating mga ginagawang ito. Baka kasi isipin nyo na iba ang ating mga ginagawang ito. Dahil po kung iba mga mamsi, ako rin po ay hindi rin po papayag na magiging masama tayo sa ating sarili mga mamsi. Kung kaya, sana po ay naintindihan nyo ang ibig kong sabihin at kung may comment kayo, i-comment nyo na lang po sa baba. At gumawa na po kayo nito mga mamsi upang tayo po ay pagpapalain ng ating po may kapal. At siyempre, kumilos din po tayo mga mamsi upang tayo po ay matagpuan natin ang mga bagay na hindi pa natin nakukuha. Kailangan po nating magsikap mga mamsi dahil po ito ang susi ng ating kasaganaan at itong mga gabay na ito ay humahatak din po ito ng mga swerte at kasaganaan sa ating buhay. Kung kaya, kung trabaho lang po tayo ng trabaho, minsan po ang ating trabaho mga mamsi ay kinukulang din po ang ating kita dyan. Kung kaya, mayroong kulang yan mga mamsi na kailangan po natin gawin upang ito po ang mag-hold ng ating mga kasaganaan. Ito pong mga ginagawa natin ito mga mamsi, ito po ang siyang magpipigil ng mga paggastos ng marami mga mamsi sa atin. Magiging gumaan ang ating buhay dito kapag gagawin natin ito. Kung kaya mga mamsi, huwag na po kayong magpatagal dyan. Gawin nyo na po ito, ang mga bagay na ito dahil ito po ay naghahatak ng kasaganaan at nagproproteksyon sa atin mga mamsi. Kung kaya, maraming salamat sa inyo, sa inyong oras at sa inyong time mga mamsi. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi.